ito yung magamit ko pang mga junior suite to pang yung mga malaking rooms nga, ay pang special na room. Ayan, magamit ko. Ayan. Ayan na, tara na, coffee. Ayan, so ayan na po ang ano ko. Ayan. Welcome to Jonathan Sanding G. Travel. Lifestyle. Jonathan Sanding G. Travel and Lifestyle Vlog. Ayan, so katapos ko lang magtrabaho. Katapos ko lang. So ito pa nga, ipapakita ko po sa inyong room na gawa ko na. Ayan, so bali, alas 2 po ako pumasok ng trabaho ko hanggang alas 10 po ng gabi, automatic when 8 oras pa akong duty bilang isang room attendant. Tapos ngayon hindi kami busy, so lahat ng mga rooms ko is kinukuha ng mga babae nung pang araw, kasi nga sila may mga rooms na do not disturb, so binibigay ko kasi nga para mabawasan yung room ko. Tapos yung natitira sa akin kung ano yung room na magpa-service, so doon ako. So ngayon pangapangga tapos na ako, so mayroon pa akong 4 na oras pa akong aantayin bago matapos, bago ko uwian ko mga 7, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mag-apat na oras pa bangga bago ako makauwi. So wala na akong gagawin ngayon kasi kanina pa ako tapos. So ipapakita ko po kayo, iikot ko kayo sa aking pinagtrabuhuan bangga. Yan, napakaganda. So dito yun, ito yung room namin, simple lang bangga. Ipapakita ko po sa ipasok mo. Ayan lang yung room bangga, oh. Simple lang siya bangga, oh. Ayan, oh. Yan ang room namin dito. Malinis ako ang gumawa niyan. Taas, oh. Tapos yung shower dito, ito yung pinaka-ordinaryng room namin. So, may bathtub, yan. So, pag maligo sila, dito lang yung pangga, o yan lang. So, nakataano lang siya. Pero yung iba, may paliguan talaga, may shower talaga sila na ano yung, ano. Ito, na, ano lang ito na room, yung pang-economy lang ba kung pagka. Mumurahin lang ang room. Pero, maganda. So, ito yung gawa ko pangga. So, yan. So, walang baso. Ayan. Tinan mo pang gawin. So may blue wear. Ayan. So yan ang mga rooms dito. So napakalinis pang gawin. Talagang klarong-klaro ka talaga. Oh. So yan trabaho ko dito. So ngayon medyo kami. Hindi masyadong busy. Kaya ayan. So pagdating dito. Ayan. Lagaya ng ano. Lagaya ng mga damit. Ayan. Tapos meron ditong ano. Salamin. Salamin yan pangga. Tapos ito yung coffee. So, ilalagay ko yung coffee dito. Dito yung coffee namin mga pangga. So, ayan. Tapos, ito yung ref. Tapos, ito na yung bed niya pangga. Ito yung bed niya ngayon. So, ayan ang ginawa ko. Napakasimple yung pangga. Ayan. Yung bed dito is napakasimple lang. Dalawang lagay lang tapos isang makapal na ano sa ibabaw. So ayan na po. So ayan. At saka maganda po yung view. Kaya lang wala nang makikita kasi madilim na. So ayan po na. Nandito po ako sa 9th floor. So ayan po yung room po dito. Napakaganda ng ambience pang gano. Sarap dito matulog kasama yung ano mo. Ah. Basta. Super ganda. Yan po pangga, yan ang trabaho ko dito bilang isang room attendant. Alam mo, napakahirap pangga pag lalo na ano, napakahirap mag-abroad talaga pangga, hindi basta-basta. Lalo na yung mga pamilya namin dyan, yung mga kaanak namin dyan. Uy, hinahinay lang kayo sa pagdiman ha, kasi alam nyo naman, trabaho namin dito hindi madali. So, buti nga kami ngayon, ako pangga 6 days na ako nag-duty for 1 week kasi nga, busy kami. Tapos, this day lang pangga, medyo hindi kami busy. Ay, itong araw na lang ito pang kasi maraming nag-duty ngayon kasi ayong maraming room attendant ngayon ang pumasok. So, bali ngayon, ayan, 6 days ako. So, ayan, 8 hours ako ngayon. So, kaya maganda. So, ito yung pang last na room ko. So, ang gagawin ko is magre-refill ako ng aking trolley. Refill ako. So, pupunta na ako sa labas mga pang ipapakita ko po sa inyo yung trolley ko pangga ha. Ayan. So, thank you mga pangga. Ayan. So, ito yung buhay ko dito bilang isang room attendant. So, diba? So, lalabas ako. Ako papatay ng ilaw. So, yan dito. Napakadilim.
natin, oh. So, ayan dito pang gawa. Hindi nakakatakot din. Tapos dito yung sa staff. Ayan. So dito namin tinatapon yung ano namin pangga. Yung mga pagkatapos ng ano ba. Dito namin nilagay yung mga linen na nagawa na. Yung ginamit na dyan namin tinatapon. Tapos dito namin nilagay yung mga basura. Ayan. Dyan namin nilagay yung mga basura. Dyan. Yung mga bote dyan. Tapos may sarili kami mga basurahan. Tapos pupunta ko sa 5 floor. Kasi ayusin ko yung trolley ko. Pupunta ko sa 5 floor kasi nga doon yung trolley ko. Kasi nga nilalagay ko lang. Nadala ko ng shampoo at saka trolley ko. Ito yung trolley ko. Ako na lang paggabi pangga. Ako na lang isa dito maglilinis. Kasi nga panggabi ako. So ako na lang isa. So ayan po yung trolley ko. Nilalagay ko po yung mga gamit ko dyan. So ayan po yung pang... Ayan, yung mga gamit ko. Ayan po yung gamit ko pangga. Kasi bawat isang room attendant may sariling trolley. So ayan, so nire-refillan ko kasi wala nang laman yung ano ko. So ito shampoo, dito ko ilalagay yung mga shampoo at saka dito yung conditioner para bukas kung pagpapasok ako nire-refillan ko pangga. So para bukas pagpasok ko ng tanghali kasi pang hapon din ako bukas pangga, pang hapon. Alas 2 ang pasok. Hanggang alas 10 din yan. So, para papasok ko dito, nakaready na yung trolley ko. Well, hindi ko na, hindi na ako mag, ano, hindi na ako mag, magkabad-kabad. Wala akong ganito-ganito. So, para ready na. Kasi mahaba pa yung time ko. So, lalagyan ko dito. Conditioner, shampoo. Diba? Ito rin yung buhay namin dito. Ito lang yun. Mahirap, pero kaya lang. Pangga. Kasi pagdating sa sahod ang pangga. Worth it yung pagsahod. Worth it yung ano pangga. Worth it yung sasahurin mo. Diba? Malaki kayo sahod. Yung kapatid ko dito sumasahod ng 100 plus. Pag masipag ka dito, pag marami kang room, nalilinisan pangga. Kasi dito per hour, isang oras mo dito, o hindi ba isang araw mo duty, o kung ka-duty ka ng 8 hours po, or 7 hours, mahigit, ayan. Malaki na yan, pangga. Basta ang per week namin dito, pangga, pag nag-duty kami, is umabot mga kulang-kulang mga 30,000. Isang buwan, 30K ang sahod mo per month, per week. Tapos, isang buwan, maipon yun, malaki na yun. Abot ng mga 100 to 90 to 102. So ayan po yung buhay namin dito. So, napakaswerte ko kasi nga nakapasok ako dito sa trabahoan. Saka hindi ako mapili sa trabaho pang as long as may kita. Yun naman importante, di ba? Magkatrabaho tayo sa ibang bansa. At maganda yung pamamalakad. So ayan. Pupunta ko ng 9th floor kasi maglilinis ako sa boardroom. Wala na akong gagawin para sa Linggo, sa Lunes pa yung gagamitin. Linisan ko na lang para wala na akong linisan sa link. Yung boardroom kasi pang ano yun, yung mga ano yun, yung para sa opisina na doon mag-meeting yung mga ano guest. So puntahan ko doon kasi linisan ko, vacuum ang ko para ano maganda. Yan yung boardroom pang kaon, yung maganda diba? Ito yung CR. Yan diba? May salamin pa, ganda oh. Super ganda. Tapos dito yung mag-meeting yung mga malaking tao, yung mga bisita namin. Yung mga bisita sa hotel, tapos yung mga coffee. Ganda. So ito yung view dito pangga. Malinis naman. Nakaready naman siya. Oh, tingnan mo. May upuan na paganda. Malinis naman ang gagawin pa dito. Oh, diba? Oh, may misa. Oh, naka-prepare na pala to. Hindi na pala to linisan. Kasi malinis naman. Ay, vacuuman ko na lang para may magawa ako. So ayan pangga, so mga COVID yan. Tsaka yan ang sa labas pangga. Oh. Madilim na. So. Yan o. Oh. Yan. Medyo madilim na dito pangga is boardroom ang tawag dito.
So dito nagmi-meeting yung mga special na mga tao. Special na mga guests. Importante. So ayan. So ayan. Kuha na ako ng vacuum. Linisan ko na lang ito kahit malinis para mas maganda. So, malinis naman siya. So far, malinis naman siya dito. So, anahin ko na lang pangka. Dudublihin ko na lang paglinis. Vacuuman ko na lang para ano, para mas malinis talaga. Kasi wala naman akong gagawin. Ito na lang gagawin ko. Kasi tapos na ako sa baba din. You know? Ganda pangka, diba? So, ito yung buhay ko dito pangka. Ayos lang, kayo. Pagkatapos nung tutupiin ko, lalagyan ko yung email ko. Ayan, so para bukas magamit. Ito. Lalagay ko to dito. Isa-isa. Ayan na siya. Naka-ready na siya. Thank you mga panggago at maraming salamat.